Hi everyone, welcome back to my channel. Once again, this is Jackie. And for today's video guys, samahan niyo ako magpropagate ng borostella. Yan siya guys, ipapropagate natin yan. So, I have to cut in here. Depende kung ano, gaano kahabang gusto niyo. So, I have my scissor here. So, I have to cut it from this one. Kailangan dahan-dahan kasi sensitive yung ito. Madali siyang matanggal. Ayan. So, we have to cut some more. Ayan. Masyado na kasing mahaba. So, I have to cut. And let's propagate. Ayan, here. At saka dito sa may higher part kasi ng halaman, ganyan manipis na siya, so puputulin ko hanggang dito sa puputulin ko mamaya hanggang diyan, and then yung mga ito ipopropagate ko isa-isa. So ayan. Kasi ang pangit din yang tingnan kapag wala siya, walang gaanong dahon. So ayan ang aking gagawin, ipopropagate natin lahat. At saka pag pinutol mo naman ito, pagka dito mo siya, dito pinutol, doon sa may part na pinutulan mo, magkakaroon siya ng bagong sanga. I'll show you an example. I think this one. Ang hirap naman kasing i-turn ito. Let me show them. Ayan. Ito, mayroon siyang sanga kung saan ko siya pinutol. And this one also pala. Ayan. Meron siyang sanga doon ko siya pinutol. And ito pa, mapangit siyang, wala na siyang gaanong dahon sa taas ng. Let's get some more. Ayan. So ito na lahat guys, yung aking pinagpuputol. So iwan lang natin dyan for like for at least 2 hours para magkalos yung dito sa pinutulan natin. Magkalos yan, antay nating mag-close konti para pagka tinanim natin hindi siya mabubulok. So ayan, pinutol ko siya ng dalawa kasi masyado siyang mahaba, and then tatanggalin natin yung ibang leaves dito, at least 1 inch. Ayan. Ganyan. Tapos itong tinanggal natin, huwag nating itapon kasi ipapropagate din natin 'yan. May silbi 'yan. And kahit yung aking pinutol na ito, itatanim din natin 'yan. Just make sure na alam niyo kung saan yung part na itatanim, baka mamaya baliktad. Magtaka na lang kayo, hindi tumubo. So, 'yan. At saka pagka pag nagke-care kayo nito, kailangan dahan-dahan kasi yung itong mga dahon niya very 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 sensitive, ang daling matanggal. Ayan oh, nasagi mo lang, wala na, hulog na. Ayan. Pero pagka yung siksik. So, I'm gonna show you guys yung isa pang method ko ng pagpropagate ng borostella aside from a cutting, yung ganyan. Ito naman, lahat ng ito is propagated from single leaf. Yung mga ganyan lang, pagka nagdidilig ako tapos nasasagi ko, nahuhulog, yung may mga nahuhulog na dahon niya. So, yun ang ginagawa ko, inilalagay ko lang on top of the soil. Ayan, tapos paminsan-minsan inesprehan ko ng tubig. And it will grow. Ayan, meron siyang ito yung iisang dahon, and then nagkaroon siya ng apat na tubo. Ayan, nagkaroon ako ng apat na halaman from single leaf. Ganyan siya kabilis guys na tumubo, and ganyan kadali. Ayan, ito naman dalawa ang kanyang tubo. So lahat ng ito from single leaf cutting. Thank you.
kukuha din ako dito ng mga ilang piraso and idadagdag ko dito para idadagdag ko dito sa dito para maging full yung siksik siya. So ayan guys, kumuha ako ng tatlo. Yan ang aking idadagdag dyan. So ito na guys ang ating bagong-bagong propagated na boros tail. So hayaan ko muna siya dyan, hindi ko muna siya didiligan kasi moist naman yung, damp naman yung soil natin ginamit. And kapag katinubigan kasi agad natin, may tendency na mabubulok kasi bagong cut, diba? So antay natin 3 days bago natin siya diligan. Kapag kayong soil naman na ginamit nyo is very dry, pwede nyo isprehan ng kunting tubig. Wag lang yung talagang buhos na tubig. And then, yung soil na ginamit natin dito guys is yung succulent or cactus soil. Yun ang ating ginamit. And this plant needs or require a lot of direct sun. The more direct sun, the better. Kasi pagka ito nagkulang ng direct sun, ito ang magiging outcome sa kanya. Magiging leggy. Magkakaroon siya ng maraming gaps yung between the leaves. Ayan, hindi siya magandang tignan. Kapag kaganyan ang tubo niya. So, make sure na nakaka-receive ng enough sunlight. So, yung sa akin, nakabitin lang sa may bintana. Nakita nyo naman. So, ang ginagawa ko every once in a while, itineturn ko siya para lahat ng part, lahat ng halaman, nakaka-receive ng sunlight. And yung pagtutubig ko naman dito, every other week, every other week, or every 2 weeks. Kapag winter naman, lesser. So, like once a month or 3 weeks, ganun lang ang aking pagtutubig. Kasi ito, pagka nasobrahan mo ng tubig, like other succulents, mabubulok. And then, yung mga dahon niya is pumuputok, hindi magandang tignan. So, yun ang cause ng overwatering. And when it comes to fertilizer, pwede rin yung i-fertilize. But for me, hindi ako nagpa-fertilize ever since sa mga ganito. Never ko pang na-try na i-fertilize. So, maybe for this one, I will try. Titingnan ko kung ano yung difference doon sa isa, sa mother plant niya. Titingnan natin kung mas malalaki yung mga dahon. So, that's it about boros tail. And thank you very much once again sa pag-join sa akin. And maraming salamat. And stay safe, everyone.